Welcome back, mga kaaldab. Ito po yung video na kumakalat ngayon na pinapakalat po ng mga main fanatics at mga army. Ito simple lang po. Yung caption po yung tignan nyo, mga kaaldab. Duling po si Main Mendoza. Real talk, mga kaaldab. Etong babaeng to, masasabi natin, ito po yung clone ni Mengay. Maitim po siya. Totally, hindi po siya maputi. Kumbaga, naalam naman po natin si Mengay, maputi, mga kaaldab. Pero dito, hindi. Kapansin-pansin nyo yan. Yung caption po na ipinakita ko, yung itsura po ng babae, naging maputi siya. Pero doon po sa picture nila, nakasama ka, no, si Congressman Spotted, maitim siya. Real talk, mga kaaldab, doon palang kaduda-duda na di po ba? Magkano kaya ang binayad dito sa editor na to para makagawa ng mga ganitong bagay, makapag-edit ng mga video, di po ba? Dito halatang halata mo yung pagkuha ng angulo para lang po masabi na naandyan nga po o magkasama po yung dalawa. Gayong napakarami pong trabaho ngayon ni Congressman Spotted, di po ba? Kaya wag po kayong padadala. Huwag po kayong maniniwala dun sa mga ipinapakalat ngayon sa social media. Ulitin ko, hindi po duling si Mengay. Hindi masyado maitim. Dito kapansin-pansin nyo na sobrang payat naman po ng babaeng pinakita sa picture. Hindi ko alam kung bakit maraming naniniwala, maraming agad-agad sumikumukuha ng simpatya. Pupuntahan po tayo sa channel natin, magmumura kung ano-ano sasabihin. Sasabihin tayo, Mr. Paasa, eto na, kumbaga magising na kayo sa katotohanan. Pinakita na mismo ni Congressman Spotted na kasama niya si Mengay. Eto po yung sagot doon po kasi sa kumakalat na talagang paglaladlad ni Congressman Spotted. Para nga po mailihis yung atensyon, ganito po yung mga pinagagawa nila. Di sana nagbigay na ng update si Ibyang. Di sana sinabi na ni Ibyang na magbabakasyon ng anak ko kasama si Main Mendoza. Real talk, mga kaaldab, wala eh. Bakit wala rin po si Rhea Ataide? Ito yung sinasabi natin na taktika, mga kaaldab, ng mga Armin. Ang nakukuhang pondo nga po ngayon nila doon po sa mga ibinebentang freebies ni Mengay. Di po ba? Freebie May. Pasensya po sa may word, Freebie May na ibinebenta ni Mengay. Doon po sila kumukuha siguro ng budget para matuloy po na to, mabayaran yung mga editor, mabayaran yung mga gumagawa. Halatang halata naman po. Di po ba? Ulitin ko, tignan nyo po yung caption, duling po si Mengay. Ano ba naman po mga pinaggagawa nila? Kung hindi po payat yung kamay, putol yung daliri, hindi po ba? Well, ilang beses po ba nating nakita itong babaeng ito na banlag? Hindi po ba? Kita nyo naman po kasi yung face mask niya. Talagang saan ka makakita magpapapicture, talagang todo yung pagtatago ng mukha. Halos hindi mo nga mapapansin na kumbaga yung alam nyo na, well, although sabihin na natin, Mr. Destiny, safety protocol talaga yan. Okay lang, ando na tayo. Pero bakit kailangan nila itong gawin? Bakit kailangan nila magbigay ng maggumawa ng mga edited picture? Hindi po ba? Kesa naman po sa mga event na talagang live. Event na, katulad, example mga kaaldab, panunumpa ni Congressman Spotted, wala si Mengay. Outtaking ni Congressman Spotted, wala si Mengay. Sa batasan na kung saan naandun yung pamilya at Ataide, wala dun si Mengay. Doon na lang, common sense na lang eh. Di po ba? Yun po yung patunay, mga kaaldab, na halata mo naman pong niloloko lang po nila yung sarili nila, yung mga Armin, mga main fanatics. Tapos pupunta sila sa channel natin. Natural, batikusin ko nga yun sila. Ngayon, banatang ko sila. Pasensya na po sa mga, kumbaga, sinasabi, Mr. Destiny, di naman kami naniniwala dyan eh. Alam naman namin na edited yan.
Kumbaga, dapat hindi mo na i-update yan. Para lang po sila magising. Para lang po ipalandakan ko sa kanila yung ginagawa nila ay mapupuna at mapupuna. Kumbaga, yung sa photos na yun, wala po akong inedit doon. Yung po talaga yung lumabas. Duling po si Maine Mendoza at hindi po talaga yan si Mengay. Sa mga taong naniniwala, magising na po kayo sa katotohanan na ginagawan lang po kayo ng mga edited video, edited picture. Ako, mga Kaldab, never pong ginagawa yan. Napakasimple lang pong gawin, pero hindi ko po ginagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi malaking kasalanan na gawin mo ito. Di po ba? Ang kasalanan lang po nila Mengay at Tisoy, napahako sila sa kontrata na hindi talaga sila pwedeng umamin at hindi po pwede silang magsalita sa patungkol po sa relasyon nila. Pero kung lagi mo naman babanggitin ang salitang private life, eh nagiging kampante na po kami. Real talk to, mga Kaldab. Ito, ulitin ko, ito'y pambasag po ng mga main fanatics at Armin sa kasiyahang na idudulot ngayon ng Aldab Nation. Ilang buwan nga po ba tayong masaya? Ngayon naghahanap sila nakakuha ng pondo dahil nga po sa pinagbebenta nilang daig pa yung branyo yung presyo. Ngayon mga ka-Aldab, nakakuha na naman po sila at eto na nga po yung pinagagawa nila. Pero akala naman po nila makakalusot po sila. Akala naman po nila makukuha nila yung simpatya agad-agad ng mga netizen. Sabi ko nga po sa inyo, matatalino po ang mga netizen. Hindi na po masasabi natin na madaling mauto, madaling ma... Well, di po ba? Pero ito po yung katotohanan, mga ka-Aldab, na may mga bagay-bagay po sa social media na mahirap pong ipaliwanag, mahirap pong iintindi. Kasi gagawa ka ng picture, dapat hindi na po na-picturean eh, para sa bagay, kung hindi po kasi nila pipicturean, ito po yung rason doon kung bakit nagpapakalat po sila ng picture, para ma-identify nga po na si Maine Mendoza nga po yun. Mas, kumbaga kasi, pagka ganyan, di po ba, may tinatawag na selfie-selfie, magtataka eh. Sa dami ng naan doon, tanging bukod, tangi lang siya na nagpa-picture kay Congressman Spotted at kay Mengay. Eh, paano yung iba? Po ba? Well, may kanya-kanya po tayong opinion at pananaw. Pero dito, sana magising na kayo sa katotohanan na niloloko lang po kayo at pupunta po sa channel natin. Pero kung titignan nyo naman, mga Kaldab, hindi po duling at maitim si Maine Polkerson. Gaya po ng mga ipinapakita rito. Real talk to, mga Kaldab. May kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Nakita nyo naman po, sobrang payat. Di po ba? Hindi naman ganyang kapayat si Maine Mendoza. Real talk, mga Kaldab. Comment na lang po kayo, mga Kaldab.